naman. Ang ganda talaga ng Korean fan dance, no, mga kapatid? Tuloy-tuloy pa rin ang Korean adventure ko, mga ka-club. This time, isang ospital na nagsasagawa ng Korean traditional medicine at Western medical practices ang binisita ko para sa inyo. At sinubukan ko pa ang kanilang mga services. Let's watch this. Malaking palasyo. Cherry blossoms. Shopping. Authentic Korean cuisine. At mga sikat na K-pop stars. Ilan lang yan sa mga binabalik-balikan ng mga turista sa South Korea. Pero alam nyo ba ang ipinagmamalaki rin ng aming bansa ang pinagsamang Korean Oriental Medicine at Western Medicine sa panggagamot? KwanDong Oriental Hospital here in Seoul. Dito sa Korea kasi may dalawang paraan kung paano i-cure o pagalingin ang isang tao sa kanyang sakit. Meron tayong Western at Oriental Medicine. Personal kong pinuntahan ang KwanDong Hospital sa Seoul, Korea. Dinarayo rin kasi ito ng mga turista na gustong magpa-check up. Sinusuri nila ang kanilang pasyente sa pamamagitan ng Korean Oriental Medicine na 2,000 years nang isinasagawa sa Korea. Sinamahan pa ito ng makabagong Western medical practice at facilities para talagang masiguro ang accuracy ng diagnosis sa kanilang mga pasyente. Before the consultation with doctor, meron silang mga questionnaire na binibigay sa kanilang pasyente. And based on the questionnaire and your answer, mag-classify nila ang katawan mo into the four different types. And this will help the diagnosis of the doctor. So, sagutin ko muna to bago kami magkikita ng doktor. Ayon sa Korean Oriental Medicine, may apat na klase ng pangangatawan ang tao. Ang taeyangin o yung may mahinang liver at digestive system. Taeumin, may mahinang lungs. Soyangin o yung may mahinang pelvis at kidney. At ang soumin, yun naman ang may weak spleen. Based on the question, tapos tinignan niya yung physical type ko, na identify niya kung anong category ako doon sa apat na category ng Korean medicine. So I am Soyangin. It actually translates to greater in. Yun yung body type ko, yun yung physical type ko. Ibig sabihin nun, mahina yung uterus ko, mahina rin yung kidneys ko, yun yung weaknesses ko pala. Kaya mas madalas din yung mga pains na connected doon sa mga weakness. Matapos malaman ang body type ko, sumabak na agad ako sa treatment. Ito na yung treatment after the assessment. Acupuncture ang treatment natin ngayon. For the face, pwede rin pala siya to better the wrinkles and, you know, pampaliit ng mukha. Ang galing, di ba? Isa ang acupuncture sa mga pangunahing healing procedures sa Korean Oriental Medicine. Ginagamit ito sa pagpapagaling ng ilang sakit sa katawan at maging sa pagpapaganda. At isinabay na rin sa acupuncture ang tinatawag na cold head and hot feet therapy. Dito ay binabalutan ng steamed medical herbs na tumutubo sa Korea ang mga paa. At minamasahe naman ang mukha gamit ang mga therapeutic stones. Ginagawa ito para mag-circulate ng maayos ang enerhiya sa buong katawan. Ayon sa Korean Oriental Medicine, nagmumula sa loob ng katawan ang mga sakit na nararanasan at nakikita sa labas. Kaya bahagi ng treatment dito sa KwanDong Hospital ang abdominal detox therapy. And these kind of treatments, usually they heat up your insides first, right? Before you feel the heat on the outside. Sa pamamagitan ng therapy na ito, nailalabas ng katawan ang mga toxins at waste mula sa tiyan. Ngayon naman,
Iti-treat ako ng ibang doctor na nagsispecialize sa back pains. Ipinagmamalaki rin ng KwanDong Oriental Hospital ang kanilang spinal care. Sa tulong ng isang medical expert, isinasaayos manually ang problema sa likod at spine para mabawasan ang pananakit ng likod ng pasyente. Tapos na yung treatments. So from face to the insides to the bones, talaga namang total treatment for well-being ang ginawa nila sa akin. Ngayon ang gagawin na lang is consultation para naman malaman ko kung ano yung mga pagkain at yung mga lifestyle changes na kailangan kong gawin. Nakita nyo naman mga ka-club sa pinagsamang Korean Oriental Medicine at Western Medical Practices, you will surely achieve a healthy body. Medyo nasaktan ako ng konting-konti doon sa acupuncture kasi first time ko... Yung gulat factor nung may gulat factor siya. Yes, because ang face natin masyadong sensitive. Uh-oh. Pero yung acupuncture na-try ko na bata pa lang ako, ina-acupuncture na ako eh. Pero it was overall a very good experience. Tsaka ang dami kong natutunan tungkol sa katawan ko na hindi ko alam dati. Kayo rin dapat matry nyo. Never ko pa rin eh. Maggawin yun minsan, di ba? Pag pumunta ka kasi sa ibang bansa, kadalasan ginagawa mo, nagsha-shopping, or nagkumakain, or nag-night out kayo, di ba? Maganda rin pala yung merong part ng package nyo. Yes. Yung may ganyan. Mag-try nyo magpa-facial. Yes. The Korean way. So actually, maganda sa acupuncture kasi wala ka namang ini-inject, wala ka iinom. So parang kung if it doesn't work for you, no harm. Right. Oh, try mo na rin, Laura. Diba, minsan dito, diba, tinuruan ako ng isang ganyan. Nag-try na rin ng ganyan. Masarap yung feeling. Ako na pala din nakaka-try sa ating app. Try mo na, makakatulog ka. Tsaka Korean Oriental Medicine kasi it's natural healing. Naniniwala sila sa kakayahan ng ating mga katawan na i-heal yung sarili nila. Medyo tinutulungan nila ng konti sa pamamagitan ng mga herbal medicines and acupuncture. Which is really just using your body's strength. At doon ko rin nalaman na yung type pala ng katawan ko, yung talagang prone ako na magkasakit sa aking uterus, sa aking reproductive system. Dahil yun ang kahinaan ko talaga. Oh, yes. So you have to pala at kaya pala ako pinipimpo sa chin. Yun pala yung reason. Alam nila yun. Oo, sa chin. Galing, di ba? May isa pa akong binisita ko sa ospital sa Korea na anti-aging naman ang specialty nila. Ipapakita ko yan mamaya sa magbabalik po yan. Okay na. Po yan, anti-aging. Good morning, Club! Siyempre, yes, natin pabalik. Western medicine, Oriental medicine, and alternative medicine rolled in one destination, ang Chaum Life Center. Nandito ako ngayon sa pinaka-central district ng Gangnam. Ito siguro yung pwede natin i-compare sa Ayala Avenue. At ito makikita nyo, nasa harapan ako ng Chaum Anti-Aging Center. Mga kapatid, pagbalik ko ng Pilipinas, sumi-16 na ako. Ayan, samahan nyo ako sa loob para makita natin ang mga services na pwede nila i-offer sa atin. Tara! Isa sa puntahan ng mga sikat na turista from all over the world, itong Chaum Life Center. The first 7th floor of this 20,000 square meter building occupies the state-of-the-art technology and glittering facilities. Gusto ko ipakita sa inyo ang stem cell banking system na meron sila dito sa Chaum. Ang stem cell, hindi pa legal dito sa Korea, pero ang stem cell para sa health, beauty care, pwede siya, legal siya. So ito yung pinaka stem cell banking machine nila. And as you enter the medical checkup center, hindi kailangan mag-antay at pumila for your turn because of its cell medical exam system. Dito, you will be directed to a hive cell where you will be provided with various tests like ultrasound, urinalysis, blood test, at marami pang iba. 안녕하세요. Hello. At syempre, hindi ko papalampasin ang napakagandang pagkakataon na matry ko rin ito. Ito yung mga clinics nila, medyo mukhang hive.
sa bawat room, isang patient at isang doctor. At dito gagawin lahat ng mga tests na kakailanganin para sa treatment mo. Malalaman natin yung mga allergies mo, ano yung mga weaknesses mo, at iba pa. Bukod pa sa mga paunang test, ginawan din nila ako ng hair mineral test. Dito nila makikita yung toxicity level ng katawan ko. So, ang gugupitin nila, how long? Alma naghigik. About 3 centimeters from the scalp. Ayun na. At pagkatapos kong sumailalim sa 12 iba't ibang health test, oras na para malaman ko ang resulta. Okay, so lumabas na yung resulta ng mga tests ko at lumabas na sa organic acid profile na mataas ang adipate ko. At in-explain ni doctor na yung adipate pala ang responsible for transforming fat into energy. Ang problema ko daw yung fat habang pinoprocess to being an energy, tumitigil siya. So hindi siya completely na-transform into energy. Kaya pala ako tumataba. Serotonin이 하는 일은 스트레스를 이겨내고 무드를 좀 스테빌라이저라고 보시면 되거든요. Ang serotonin, ito yung nagsistabilize sa aking emotions, stress levels, and all that. So dahil mababa yung serotonin level ko, mas mabilis para sa akin na maging depressed o mas magiging problematic. At para tumaas ang aking serotonin level, ang payo ni Doc, anti-aging program at personalized meal plan. According to the test results, sa food therapy list na nakuha nila, sila na mismo gumawa ng meal plan para sa akin. Very low fat, low calorie, syempre dahil health conscious tayo today, syempre meron din sila nilagay na abalone dito sa aking rice. At ito daw ay napakaganda para sa acting immune system. At bukod sa main dish, meron din silang tea therapy. And you will be guided by Oriental Medical Doctor kung anong tea ang perfect for your physical status. Bukod sa aking mga nasubukan, kilalang kilala din ang Chaum sa kanyang ino-offer na Thera Spa. Truly amazing talaga ang aking one-time experience sa Chaum Life Center. After the experience, I realized na hindi lang siya anti-aging. Talagang it's a discovery of yourself, discovering your body. There's so much things that I learned about myself that I didn't know before na nakakatulong or makakatulong sa akin in the future.